Isa ang Aerox sa pinakamabentang motor ng Yamaha, lalong-lalo na sa Pinas. Sporty look na automatic kaya napaka-convenient talaga sa masa. Pogi, maliksi, malakas, malaki ang compartment para sa mga gamit, talaga nga namang halos lahat nasa kanya na. Kaya naman nagkagulo na naman ang mga adik sa motor nang lumabas ang balitang parating na sa Pinas ang version 2 nito o yung tinatawag na 2021 version. Ngayong araw, halina't bigyang silip muna natin ang kasalukuyang Yamaha Aerox 155 at bakit ganun na lamang ito tangkilikin ng napakaraming motorista. This is Nila Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe and hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. Hold a strong grip to your throttle as we ride the speed of this scooter. Yo, what up? Good day, netizens. This is Nel Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also, hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, medyo inabutan lang ako ng ulan. Pero dahil nababalitaan nyo na nga nalalabas na yung Aerox 2021 version, naisipan ko na i-refresh ang aking sarili sa 2017 or 2018 version ng Aerox. Para naman maging familiar ako sa mga darating na changes pag dumating na yung 2021 version. And also, ma-compare ko na maayos in case na dumating na siya. Napakadami may gusto ng Aerox dahil unang-una napakasarap paglaruan ng Aerox during rides. Dahil sa kanyang pinapakitang power and medyo mas matipid siya sa gas dahil nga sa blue core technology niya. Ang pinaka main selling point sa akin ng Aerox yung handling niya. Also yung VVA na tinatawag or variable valve actuation na I think may nakasulat dito na VVA. Pag sinabi kasi nating VVA, usually the system adjust the fuel intake at a certain RPM. Siguro mga around 6000 RPM. So it will allow you to give strong torque at low speed and of course power at high speed. So, sa mga nagtatanong, average fuel consumption ng Aerox is around 40 kilometers per liter. Merong 39 kilometers per liter up to 49 kilometers per liter. Kung tutusin, napakatipid na nun sa gas sa kategory niya. Dahil nga sa variable valve actuation and also, kung isipin mo, ang kanyang engine is 4 valves, 4 stroke, single overhead cam, single cylinder and liquid cooled na. So, dun pa lang sa mga specs na yon, para sa akin is very reasonable na yung kanyang fuel consumption. Pero kung medyo iba, masanay sa mas mababang fuel consumption, I don't think Aerox yung para sa inyo. Kasi ito, iba yung hatid nito eh, power and handling na napakaganda. So, pagdating sa fuel consumption, medyo hindi siya yung the best or pinakatipid, no?
And to think na ang kanyang fuel tank capacity is only 4.6 liters ang kanyang fuel tank capacity. Medyo bitin sa long rides. Unlike kung NMAX, mga naka NMAX, lalo na yung version 2 ngayon, nasa 7.1 liters na yung NMAX. So we'll see what will be the changes on the 2021 version. Sa mga downsides naman is yung mga shocks nga niya medyo matagtag, sabi nung iba. Kaya nagpapalit ng mga merong shock absorber, piggyback absorber na shocks na ganyan, which is more efficient or mas maganda ang play compared sa stock na shocks ng Aerox. Gusto mo kasi na maganda yung play ng shocks pag dumaan tayo, lalong-lalo na sa mga kalsada sa Pinas, napaka tatagtag or napaka papangit ng ibang kalsada, napaka lubak talaga. And one thing na medyo sabihin na nating medyo mas kinalamang ng Aerox compared sa NMAX is yung big tires niya. So ang stock tires ng Aerox, meron tayong ano dito kasi maulan guys, so dinala ko na din yung aking manual dito na nakasulat, gawa nga ng madudumi yung mga parts, no, para hindi na natin kalkalin. Ang tire size niya, sa front meron siyang 110x80x14, 53P, ayan, ganyan siya, and makapal ang stock tires ng Aerox. Hindi ko masasabing sobrang kapit, pero ayos na, kasi kung napapanood nyo, ang nagpa-hype talaga sa Aerox si Motodek, na ipang-raise niya muna ng mabuti yung stock Aerox niya bago siya nag-upgrade. So masasabi ko na reliable na rin yung tires. Pero kapag ganitong maulan, huwag tayong masyado din magtiwala na sobrang kapit ang mga tires. Pagdating naman sa likod, ang rear tire size niya is 140x70x14, 62P, and both tubeless na. So kagandahan ng big tires, kapag ka may mga lubak sa daan or mga bato, hindi niya masyado iindahin, no? So it is more stable, lalong-lalo na sa high speed. Kaya favorite talaga tong panlaro ng mga karamihan sa ating mga nagmo-motorsiklo. Pero ingat-ingat na nga lang, dahil kagaya din sa una kong review, pinakita ko sa inyo. Then makikita nyo rin sa ibang reviews na sumasabit yung kanyang center stand kapag masyadong nagbabanking. So sa brakes niya, merong S version, pero itong nasa akin ngayon is standard version. So sa unahan, naka-disc brake siya, habang sa likod naman is sa drum brakes. Yung ABS version, S version, keyless remote system na siya, so wala na siyang susian. Unlike ng standard, may kita nyo may susian pa siya. And what you can see sa susian niya, pwede mo lang siyang i-open, on. Yan yung on niya. Open, so pwede mo i-open yung fuel niya. Pipindutin mo lang to. Wala naman problema sa mechanism ng Aerox, no? Hindi naman siya naglolo. Wala naman akong masyadong na-encounter na ganun. And also seat. So ayan, papakita ko dyan kung ano ang seat storage ng Aerox. So I think kasha dito ang full face helmet. Depende sa design. No, so marami ka na rin mailalagay. Yun din sa isa sa napaka-convenient kung bakit Aerox yung mga tao. Napakaganda na generous ng kanyang seat storage. So unlike kung i-compare natin halimbawa sa mga manual na motor, is medyo wala tayong paglalagyan ng mga ganitong kalaki na seat storage. So yun pa rin yung isa sa mga advantage ng mga automatic or scooter, no, na medyo maxi scoot ang feels, pero small displacement pa rin, 155cc category. Ang max power, ang maximum horsepower ng Aerox is 11 kilowatts at 8,000 RPM, habang ang maximum torque naman niya is 13.8 newton meter at 6,250 revs per minute. Kung tatanungin nyo naman ang kanyang engine oil, eksaktong isang litro. Kung magpapapalit kayo ng langis, isang litro.
Suspension sa unahan is telescopic, habang sa likod naman is unit swing. Dual shock pa rin sa likod. Ayan. Naka-dual shock siya. So do ito, hindi na ito yung stock suspension ng Aerox na to. Pinapalitan na siya ng YSS for better suspension. And yun din yung mga isa sa mga bagay na gugustuhin ninyong i-upgrade sa mga motor ninyo in case na mahilig talaga kayong mag-rides and pansin na pansin ninyo yung mga suspension, lalo-lalo na sa high speed at sa mga matagtag na mga daan, malulubak, no? So, kung titingnan ninyo, ang itsura ng Aerox talaga napaka-pogi, no? Napaka-pogi talaga ng Aerox para sa akin. Kung titingnan ninyo yung mga shapes and lines niya, napakaganda, parang napakabilis ng motor. And mabilis naman talaga siya. Ang kanyang top speed, depende pa rin to ha, it may vary. Pero ang top speed nito is around 122 kilometers per hour. Depende pa rin yan sa driver, sa condition ng lugar, kung mahangin ba, ganyan. Kung magaan ba yung driver, and kung pataas ba, pababa. So depende pa rin ang top speed, no? It may vary, still vary. Ang overall dimensions niya is 190. Ang length, ang width is 700. Ang height naman is 1,125 millimeters. Ayan, no? Pag tinignan niyo yung itsura ng mukha niya, napaka-aggressive and futuristic ng looks niya. Talaga ma-identify mo talaga na pang macho at brusco datingan ng Aerox talaga. No, ayan, no? Yung shape niya na yan, all LED pa yung headlight niya. Of course, yung signal lights niya, park light, the signal lights niya is medyo ano pa yan, bulb type pa, 12 volts bulb type. Tapos ang fairings niya is very malleable din. So napaka good ng malleable na fairings kasi pag nabunggu ka, nag-absorb ng impact, hindi siya kaagad-agad mababasag. Medyo maulan lang ngayon kaya may mga raindrops kayo makikita. Pero tinawid pa rin natin for the sake of the review dahil sobrang dami talaga natutuwa sa Aerox, lalong-lalo na to kulay Motodeck, no? Motodeck talaga is racing blue. Ang available colors niya pa, merong Black Raven, tsaka Vibrant Orange. Pero ito yung pinakasumikat. Pero ang favorite color ko is yung Black Raven. Yun ang pinakaastig para sa akin. Assembly niya sa likod, hindi siya naka one assembly, hindi siya naka full assembly. Meron siyang nakahiwalay or separate na signal lights or winker sa likod. Pero LED na rin to. So buksan natin para makita ninyo. Yan, LED na rin siya. So kitang-kita siya kahit tanghaling tapat, lalo na pag nag-brake siya, lalo pa yung lumalakas nang may stopping light siya. Meron din siyang ilaw sa plaka, pero ito ay hindi pa LED, so medyo nagiinit pa yan. And kung mapapansin ninyo, ang kanya namang tapaludo or fender is hindi masyado malayo sa gulong and hindi siya masyadong makalat, no? Ewan ko kung stock ba tong tire hugger na to ng Aerox. Comment down below. I-search ko na lang din, no, kung stock to. If stock to, or kapag bili mo may ganito na, mas neat ang design kasi talaga hindi kakalat kung saan saan ang dumi kapag ka may stock na tire hugger, no. Talagang neat yung design niya. Gaya nito, maulan, very minimal lang yung makikita nyo yung talsik-talsik. Tapos isa pa, napakadaming marunong magkalikot nito. And matutuwa ka dahil ang daling i-modify. Yung una ko na-review na Aerox, hindi rin siya all stock, very modified na rin siya. Kikita nyo, ano pa siya, liquid cooled. So pagdating sa mahabang biyahe, wala ka talagang problema, guys. Kahit Yossi brake lang, pagpalagin natin 16 hours of rides, talagang confident ka na walang mangyayaring pagtirik. Make sure lang na mo-monitor mo yung iyong coolant level, kung nasa tamang level pa siya bago ka bumiyahe. Dahil syempre kapag ito yung naubusan, makaka-experience pa rin tayo ng mga engine check na mag-overheat tong makina. So dapat nasa tamang coolant level bago bumiyahe and you're good to go. Ayan, no, mga pwede nyong maging idea kung ano yung mga gusto nyong papalitan. Gold bolts, lagay kayo ng matting sa kanyang footboard. Wala siyang step board na pwedeng maglagay ng gulay board kung tawagin natin. Ayan yung pinaka-design niya, no, may ganyan. So compared sa NMAX, by the way, kasi ito ay hindi ka pa pwede mag-cruising style, which is mamaya itatry natin para makita ninyo. So nakaano ka lang, ito lang yung talagang paa mo. So medyo maliit ka, siguro pwede mong i-bend dyan yung inyong paa.
So ang height ko is 5'3.5". Mamaya papakita ko sa inyo. Ito is ano na lang din to, modified na yung park light niya. Iba na rin, no? Meron sa gilid, ang ganda. Yun yung maganda sa Eros eh, pwede mo talagang paglaruan at i-set up dahil napakadaming available na parts. Dahil paboritong-paborito talaga itong bilhin ng mga motorista. Aerox talaga, lalo nang lumabas yung Motodeck. Nako, sobrang dami talaga may gusto ng Aerox. Pati yung kanyang tapakan ng angkas para sa pillion ride is napaka-quality din. May kita ninyo, may clicking sound. So, it locks on its place. Hindi kagaya ng ibang motor na medyo maluwag. So, kapag ka nasa high speed ka, kahit nakatupi yan, may tendency na bumubukas mag-isa, no? So, kapag ka nakabukas, naglalock siya into place. Pag nakasara, may clicking sound, naglalock siya into place. Napakadali lang din kalikutin nito kung ikaw mismo mag-change oil, mag-tune up, okay na okay. Plus, ito yung kanyang bulsa dito. So, dito mo siya bubuksan. Nothing much na pwedeng ilagay dito kasi hindi siya masyado malalim. Sobrang sikip. So, kahit cellphone, hindi kasha. Pero ang kagandahan is meron siyang built-in na charging port. 12 volts charging power outlet dito. So, magpalagay ka na lang ng cellphone holder para pwede ka mag-charge while driving. And ayun, hindi siya yung kagaya nun sa mga Mio na kukuhanin mo na lang. Disara siya. So, in case may importanteng gamit niya, siguro mga resibo or wallet, pera, pwede mo ilagay na hindi mababasa sa ulan kagaya ngayon. Pero huwag pakampante dahil wala nga siyang lock. So, kahit sino pwede yung buksan kapag pinark mo. Tutulak mo lang to. Bukas na. Ayun, ayun yung kanyang bulsa. May pockets pa rin. Yun ang kagandahan doon. Meron pa rin siyang side pockets. Ang isa pa sa nagustuhan ko nagpapogi sa kanya is yung fully digital na meter panel niya. Ayan, no? So, meron siyang fully digital na 5.8-inch na display. So, ewan ko kung kita ngayon. So, ayan, no? Napakaganda ng combination. Blue and white. Napaka-futuristic na kahit ang haling tapat, kitang-kita mo siya. May RPM indicator, so matatrack mo if na-activate mo na yung VVA. May VVA indicator din siya. Sa gilid, medyo malabo lang, no? Pero fuel gauge, may speedometer, may time, napaka-importante na may time. May odometer, ayun yung natatakbo niya, 17,280. Tapos, may button para sa trip 1. Echo. Average fuel consumption na nakalagay dito is 28 kilometers per liter. May voltmeter. Napakaganda na may voltmeter to kasi mache-check mo kung okay pa yung battery mo. 12.5 is still in the good condition. Kapag bumaba na yan ng mga 11 below, medyo magtaka ka na at kailangan mo na magpalit ng baterya. Napaka-importante ng voltmeter kasi kagaya ng pinakita ko sa last vlog, yung MSI ko, na-discarga na ng baterya, hindi ko na siya mapaandar. Paano kung naabutan ka sa mga isolated na lugar, mga liblib na lugar, hindi mo na siya mapapastart. Ano ka na? Tula ka na parang kotse. Pero ito, since may voltmeter siya, wala nga lang siyang kickstart. Wala siyang kickstart, pero may voltmeter siya. So, in case na bumaba na sa 12 yung iyong voltage, magpalit ka na ng baterya para ma-make sure mo na hindi ka abutan kung saan na magtutulak ka, madidiskarga ka. Tapos, medyo mabigat to kasi di ko alam kung may mga minodify na siya dito kaya nabibigatan ako dito. Pero dapat talaga ang stock weight ng Aerox, ang standard version is 116 kilograms, habang yung S version naman is 118 kilograms. So mas magaan to kaysa sa NMAX version 2. Kaya when it comes to power and weight ratio, mas maaasahan mo na pwedeng maging mas matulin yung Aerox dahil sa power to weight ratio niya. Tapos, ang ground clearance niya is 140 millimeters. Check natin. Very good na mataas ang ground clearance. Ito yung ground clearance. Yung clearance niya mula sa sahig hanggang sa motor. So, very safe siya sa mga humps, hindi ka sasayad. Also, mas maganda handling kapag ka mataas ang ground clearance dahil hindi ka nga sasayad. So, pag nag-cornering, nag-banking ka, mas smooth, mas maganda handling. Ayun din ang nagpaganda dito sa Aerox. So, napakaganda na mataas or generous yung kanyang ground clearance. Ang seat height nito is 790 millimeters. So naka-stock seat pa to, yung iba pinapatabasan kasi masyadong natataasan sa Aerox. Pero ako is around 5'3.5
pagka sinakyan mo siya, medyo uunahan lang ako para abot na abot ko, pero tingkayad pa din ako. No, so kapag pumunta ka na dito sa gitna, super tiptoe na ako. So yung iba, umunahan ka na lang. Medyo isang downside lang nito, mahihirapan yung angkas ng kaunti. Kasi kung titingnan ninyo, medyo pa ganun siya. Medyo pa ganito. So yung angkas mo, kapag kailangan sumagad ka dito, kundi alanganin ang upo na angkas mo, pwede siyang malaglag din or sumubsob papunta sa'yo. So mangyayari, during long rides, buhat-buhat mo na si motor, buhat-buhat mo pa yung nakasandal sa'yo na angkas. Maliban na lang kung yung talaga intention mo, gusto mo nakayakap sa'yo yung angkas mo, then it's still good. No, so pwede mong patabasan or i-lowering kit mo tong iyong shocks, o liitan mo yung gulo kung gusto mong mas bumaba. Pero para sa akin, para hindi maapekto ng handling, okay na na ganyan, naka-stock na lang. Ayoko din na nagpapa-flat seat dahil masakit sa puwet yun during long rides. Though ito nang stock, makakaramdam ka na rin ng sakit sa puwet, lalo pa pag naka-flat seat ka. Meron din siyang kill switch sa side stand. So kapag naka-side stand ka na ganyan, hindi mo mapapa-start yung motor. Start natin ha. So hindi mo mapapa-start. Na wala pa siyang built-in hazard. Pero pag chinek mo, itong kaliwa, meron ditong high beam, low beam, tapos signal lights. Dito mo rin makikita, ayan, umiilaw. So kapag kaliwa, iilaw. Maganda yung ganyan indicator. Yung sa MIUI kasi isa lang umiilaw eh. So kapag naka-signal lights ka, isa lang yung umiilaw, di mo alam kung nasa kaliwa o nasa kanan. May engine brake, mayroong ayun o, mayroong high beam, low beam dito. Tingnan natin kapag binuksan natin kung iilaw. Ayun, high beam, low beam, engine check. Ito isa, hindi ko sure kung ano to eh. Temperature check, okay, temperature check. So basically, yun lang. May busina. So iba na yung busina nito, medyo modified na. Sa kaliwa naman is push start lang. And medyo hawigin pa rin naman to ng stock. Stock na side mirror ng Aerox, dahil yung Aerox is dahon type. Pinapalitan lang niya ng strad or pinakatangkay ng signal ng ano, ng side mirror pala. Side mirror pinalitan lang niya na parang ano ba tawag dito, titanium look. Pati ito, mga to, mahal din to. Yung mga bar end na yan, nasa 500 yung set niyan. Tapos pinalitan na rin niya ng brake lever. Para sa akin, mas okay yung stock na brake levers kasi mas maganda yung kapit nun. So pinalitan na rin niya ng windshield dito, transparent na. Tapos yun lang, may matting lang din dun. So check ko lang kung may nalimutan ako bago natin i-test ride, no? Ang bore and stroke ng Aerox is 58 by 58.7 millimeters, habang ang compression ratio naman is 10.5:1. So ayun, nabanggit ko na lahat. So it's time for a test ride. Let's go. Game na. Ayun guys, maraming salamat sa kaklasiko sa John Paul Soto, sa may-ari nito ng Aerox na to. So siya nagpahiram sa atin. And may shoutout ko pa sa Soto. Shoutout sa Soto family, tsaka Perez family from Kabuyaw. Soto, maraming salamat ulit. Ayun, maraming salamat sa camera man natin, si Ati Cam, tsaka si Aerox. Maraming salamat. So ayun, tara, enjoy natin ito ng mag-drive.